Yon guys, today mag-unbox ako nito, itong Quap Heat Press. Nakita ko kasi sa YouTube, konti lang ang, parang isa lang ang nakapost dun na video. So, ano to, binili ko sa Shopee, ang price niya, mas mura siya sa Puyi, yung normal na heat press na ginagamit natin. Ano lang siya, 8,399. I-unbox ko, tapos konting review lang, kasi hindi naman natin to, ano, basta makapag-press lang. Papakita ko sa inyo. Tapos kung sabihin ko kung maganda o hindi. Alright. Yan guys, ito na yung box niya. Yan, nabalatan na natin. Yan, may nakasulat dito. Ang kulay pala nitong heat press na to, kulay green. 38 by 38 centimeter, 15 by 15 inch. Yan yung makikita nyo pagbukas nyo na ang heat press. Chinese eh. Yan, pinubasa. Hindi siya yung normal na nakikita natin na kulay pula. Ayan. Hindi siya light, pero maganda yung pagka-green niya. Manual lang din to. Hindi siya automatic. Maganda sa kanya, nakakabit na yung teflon niya. Tsaka may kabitan talaga siya. Ayan o. Hindi ka na mag-iisip kung paano ilalagay itong ano. Nakakabit na kagad siya. Hindi gaya nito. Ito yung luma namin. Naglagay lang ako ng pandikit dito para lang may ilagay itong ano, teflon. Pero kahit hindi nyo naman ilagay ito eh. Mano-mano lang tanggal. Pag magpe-press kayo, tatanggalin nyo. Pero mas madali kasi yung trabaho pag nakakabit na to. Kaya maganda itong ginawa nila dito. Meron na siyang, ayan o, nakakabit na o. Tsaka pulido yung ano niya o, pagkakalagay. Ayan, may caution dito, ito yung sa timer, tsaka yung sa init, power on, yung saksakan niya. Halos parehas din, walang pinagkaiba, kulay lang tsaka ito, halos parehas lang din siya nung kulay. Wala na siyang ibang kasamang laman sa box, yung ano lang, manual na Chinese. So, yun lang, testingin natin kung maganda, kung gumagana. Ayan guys, try natin, buksan muna natin. Painitin ko lang tapos te-testing ko kung gagana siya ng maayos. Ito pala yung ano niya. Halos parehas din ng kuyi. Ayan, siset nyo lang. O, parehas na pareha. Check natin kung hanggang ilang degrees siya. Yung sa kuyi kasi ano, 220. Mga 220 degrees din yung pinakasagad niya. Ito yung ano, quaff. Ayan, liinit na siya. Nagdagdag kami ng heat press kasi hindi na kinakaya ng isang heat press namin. Medyo dumadami ang order natin. And salamat guys sa mga bumibili ng tote bags. 220 degrees plus 30 seconds. Testing natin tong ano, tong heat press na to. Kung okay. Pre-press muna natin ng 5 seconds. Sample tayo ng print. 30 seconds na press. So, yan guys. Sample natin ng pag-heat press. Gamit tong Quaff Heat Press 15 by 15. So, yan guys. Ito na yung sample natin nung bago nating heat press na Quaff. Shoutout pala kay Jean, tsaka kay Denver. Yan, sa pagbigay ng project namin na to sa DepEd. Ito yung sample ng tote bag na pinress natin dun sa bago natin heat press. Ay guys, yung shop pala ng binilan ko nung heat press kay Dare PH. Yan, sa Shopee. Dare PH. Lalagay ko na lang yung link nila dyan sa description kung gusto nyong bumili. Ang price nito, 8,399. Mas mura siya sa Kuyi. Yan, lalagay ko na lang yung link nila kung gusto nyong bumili. Check out nyo na lang yung shop nila sa Shopee. Dare.ph ang pangalan ng shop nila. Alright. Guys, papunta kami ng Manila. Sa SM Aura. Kukuha kami ng passport. Shop. Iiwan muna kami. Kukuha siya ng passport. Traffic sa SM Aura.
normal, third floor. Apartment market? SM floor. Nakalabas din. Nalungga. Anong pinunta namin dito eh? Ayun, kuhaan ng passport. Sa SM Aura, grabe haba lang dito. Kaya dito na lang kami katayin ito. Hal, thank you sa libre ah. Sinamahan ka lang namin, nang libre ka pa. Shout out kay Xiong Gong Xia. Oh. Yari ka. Ah, pre, basta. Nice lang. Guys, dito kami sa Pembo. Tingnan mga vlogger, pre. Vlogger, ano? Okay, nakabalupit kong tropa. Yeah. Eto, pre, nakanda na yung ano mo eh. Yung 60. Guys, visit nyo, ano, Griffin Vape Shop sa Guadalupe. Hanapin nyo lang tong pogi kong Pabuna. Tropa. Ayan, pre, una na kami. Salamat dito, ha. Nagpalit kami na. Ingat kayo yan. Nagpalit kami ng mga epektos. Ayan, guys, Griffin Vape sa Guadalupe. Dalaw kayo yan. Ayan, may-ari, tropa natin, pinakamalupit. Ganda ng motor, oh. Yeah. Griffin Vape sa Guadamol. Anong, ano mo, pre? Second floor? Mezzanine. Ayan, mezzanine. Mezzanine level. Visit kayo dyan sa vape shop ni Griffin Vape. Alright. Ayan, guys, pupunta kami shop. Wala pang tulog, pero diretso shop na kami sa ukay shop namin. Samahan nyo kaming mag-ayos ng mga paninda kasi magsisale kami ng mga ukay-ukay. Medyo matagal kaming hindi nakapag-asigaso ng mga ukay-ukay items namin. Tinapos kasi namin yung mga order sa Lazada tsaka Shopee ng mga tote bag. Ayun po yung situation. Ayun po yung situation. Hindi lagi ang daming naliligaw eh. Hindi siya katapat. Hindi katapat ha. Kasi lagi nilang sinasabi katapat ng situation. Hindi, papasok ka. Tapos. Talaga ba? Kaya guys, nakabit na namin yung bubong. Yan, kaso may mga tulo pa kaya hindi ko ano. Yung sa last vlog ko, yan, ito yung ginagawa na close na siya. Nakabit na rin yung vinyl. Dito ko ilalagay yung mga sale ko na jack. Dapat dito yung vape shop eh. So, hindi magkasya. Tsaka may tulo pa. Kaya yan, dito muna namin nilagyan. Kung napapanood nyo yung mga luma akong vlogs, guys, ito yung area na laging may bumibili. Yan, pinaluwag na namin yan. Kasi binaba namin yung vape shop. Ayan, dito yung mga brand new. Cargo shorts, t-shirt, brand new yan. 50 pesos. Mga nakasale natin na 20 pesos. Maya, pakita ko sa inyo lahat, guys, yung update dito sa shop. Kain muna ako ng Frank's Burger. Alright. Yan guys, alas 10 na, medyo marami na kami nagawa. Linis lang kami ng shop, medyo marami ng alikabok tsaka ano, gamba. Ano kasi, yung pader nung shop namin, tinatagos. Ayan, medyo marami na kami naayos. Yung iba na akyat na namin, mamaya papakita ko sa inyo. Ayan guys, mga nakasale namin, oh. 100 pesos na lang yung mga jacket. Yung mga 50 pesos ko nandun sa labas, 20 pesos nasa taas. Kalat-kalat eh, kasi medyo mahirap mag-ano na ano. Maliit yung shop. Ito, 10 pesos. Ayan, mga sombrero. Meron din kami mga Victoria's Secret na original. Pabango tsaka lotion. Konting ayos na. Tote bag. Ito yung mga tinda namin sa shopping Lazada. Ayan, yung mga jacket yung iba din display ko dito sa vape shop. Cargo short. Mga cotton spandex. Ito yung mga nakasave kong 50 pesos din pala. Ito yung last vlog ko na ginagawa namin yung bubong. Ayusin ko na lang yan. Ito yung mga 50 pesos. Ayan guys, mga chaleco, sweatshirt, hoodie. Isa-isa lang ang turo. Yan na yan lahat. Tara, akyat tayo. Pakita ko sa taas. Medyo maluwag na siya guys. Pag nakikita nyo sa mga vlog ko na sobrang sikip, nakamakalat. Ayan, TV natin. Internet na din kami. Din ang mag-YouTube tsaka Netflix. Guys, taas. Dito ko nilagay yung mga sale. Tsaka mga damit ng babae. Yung masikip dito. Pero, andito lahat ng sale. 20 pesos. Mga short, 20 pesos. Tapos, ito mga t-shirt, jogger pants. Ayan. Wala pa akong mga bagong items, pero kailangan ko kasing i-dispose to para makapaglagay ako ng mga bago kasi masikip. Yun lang, guys. Update ulit ako.
Ayan, salamat kay Boss Jake ng Core Vape Shop. Ayan, Tanay Rizal. Pag sa mga taga-Tanay, dayo kayo sa vape shop niya. Core Vape Shop. Bonifacio Street, Barangay Tandang Kulcho. Yun. Alright. Pogi-pogi si sir eh. Sige po, salamat. Thank you po. Salamat. Boss, thank you. Yeah, thank you. Subscribe niyo ako sa YouTube ko ah. Salamat.